Guys, good morning. Another day of our life. Sisimula na naman tayo ng ating buhay. Guys, may ikikwento ako sa inyo yung medyo pantawid gutom ko nung mga panahon na alam mo na, na nagdi-duty pa ako. Tara, pag-usapan natin. Ito yung tinutukoy ko, guys. Ito yung sinasabi kong ikikwento ko sa inyo. Ang padyak. Ayan ang padyak, guys. Dito sa Caloocan, ginagamit niyang transportasyon. Ngayon, ikikwento ko sa inyo anong kuwan dyan, anong istorya ng padyak na yan. Ayan. Dito yan sa amin, ang mga kapitbahay namin. Ayan. Okay, guys. Yun ang padyak. Kasi dati, guys, bumili rin ako ng sa akin ng ganon. Bakit? Kasi, alam mo kasi naman yung nag-duty pa ako bilang gwardiya, may mga pagkakataon na natatanggal ako, nabubulilyaso ako, natatanggal ako. Siyempre, nag-aaral yung anak mo, tapos ikaw lang mag-isa nagtatrabaho. Medyo pahirapan pag natanggal ka talaga, iyakan talaga pag may nila to, wala kang makain. Tapos, siyempre, probinsyano ako. Kaya, bumili ako ng padyak kasi may nagipit din, nagbenta ng padyak. Kasi, bakit? Pangtawid din yun eh. Di ba, kung kunwari, na-floating ako, tapos wala akong mapagkuhaan ng pera, nagpapadyak ako, guys. Ganun yun. Kaya bumili talaga ako ng bumili ako ng padyak. Ngayon, mamaya pasyalan natin yung pilahan namin sa padyak, tapos yung mga kwento ng padyak. Papasyalan natin mamaya kasi para kausapin natin yung pinakamatanda ng papadyak. Ganun ka ganda yung kwento ng padyak. Guys, ito yung binabihayan ng padyak. Yan, mula doon sa Sidmore, napupuntahan natin mamaya, pinaka-terminal doon, papunta sa baba, ganun. So, ito lang yung way nila. Since pababa itong daan na to, papasok, medyo, kaya medyo yun ang, kuhan, yun lang ang may pasahero, papababa, ganun. Pero kung paakyat, meron namang sumasakay, kaso lang naawa sa mga driver kasi yun nga yung papapadyak ay human power nga yung ginagamit para tumakbo yung padyak. So, siguro consideration na rin, hindi na rin sumasakay yung mga tao. Sumasakay lang sila pag pauwi na ng bahay yung mga pasahero kasi nagmamadali. Tulad niya, guys, nandiyan niya, approaching yung isang padyak, guys, oh. Ayan, yung isang padyak, oh, di may dalawang sakay. Hindi siya mahirap pag may sakay kasi nga, pababa siya, guys. Ayan, pababa siya. Ayan, pababa siya papunta roon. Pababa siya, di ba? Ascendant? Oh, ascendant. Ayan. Okay, guys. Approaching na tayo sa terminal ng mga padyak. Dito ako na mamasada nung panahon na nawawalan ako ng trabaho at pangtawid namin sa pang-araw-araw. Dito ako namamasada. Ayan yung pinaka-terminal namin dati. Kaso lang ako, hindi na ako member dyan kasi bininta ko na yung padya ko. Yan. Pero guys, sa totoo lang, maraming nabubuhay sa padyak na yan. Maraming nabubuhay na pamilya na hindi kailangan ng mga requirements. Basta mayroon ka lang linya na yung pinaka-plate number nila para member ka. Kaya yun, yun lang yung kailangan para mamasada ka ng padya. Ito yung isa sa mga kapitbahay ko na naging driver din ng padya. Dito rin siya na kumuha ng pang-araw-araw niya. Pre, ito nga pala si Saldo. Pre, kumusta naman yung kita dyan? Kumusta naman yung kita dyan? Ayos lang na ba? Ako, malaking ano, wala naman pang pandemya. Malaki ano? Malaking... Mahirap talaga. Pahirapan? Kasi medyo umaawas na yung mga tao, no? So... Kami naglalakad, kumasakay. Oo, kasi nagtitipid, no? Pero dati, medyo maganda yung kitaan natin. Ayos naman. Okay. So, kausapin natin yung isa sa pinakamatanda na driver ng padyak. Guys, mamaya hintayin natin.
Okay guys, for those who cannot understand Tagalog, I'm just try to explain to you what is the operation of being a padyak driver. Padyak driver, a padyak is a transportation for our local transportation for those who are going to market. Then when they are going home, they are in hurry to going home because of their household work. So they are using this kind of transportation called padyak in the Philippines. So how much the fare per person? Is that per person or just one way or per biyahe? Okay. So this the fare is for just one going down, not per person. Okay. We are now talking to the oldest driver of padyak. This person, the oldest driver since in the beginning, guys. I know, I just try hard to speak English because so that the viewer who cannot understand Tagalog will have some idea about the transportation we are now featuring in this video. I hope na you can consider me if there's some wording not well, very well. Okay guys. Nung ilang taong ka na ngayon? 6'5". Grabe ano? 6'5"? Still pa rin nagbibiyahe? 65 guys. Isipin nyo 65. Human power yan. Tapos nakakayanan niyang bumiyahe. Isipin mo kung gaano ka kuan, di ba? Nung, kumusta naman yung mula, ilang taon ka na nagbibiya mula nung kuan dito? 1991. Isipin nyo guys kung gaano ka-sustainable yung padyak. 1991, nagbabiyahe na si nung Lino na, Lino? 1991. So 65 years old, still nagbabiyahe pa rin. How to be you, no? So anong sikreto? Ba't ganun ah? Ganun ka, Juan? Kasi ako, nagbiyahe na rin ako isang beses dito eh. Kaya lang, hindi ako nakatagal. Talagang, Juan, nanakit. Yung tuhod ko ngayon, imis mas bata ako sa'yo, ang sakit na, isamantalang ikaw, isipin mo, ganun katagal. 1991 hanggang ngayon nagbiyahe. Hindi, ko iniisip ng atin sila naman. Lang, iniisip ko yung Exercise. So guys, araw-araw exercise. Kumusta naman yung sa kita mo? Kumusta naman? Nakaka-sustain ba? Ilan anak ang nakapagtapos sa'yo o nakapag-aral sa'yo? Siguro magtatapos na yung isa. Isa? Guys, isipin nyo ha. Natapos na yung isa niyang anak. So, mula nung 1991, nagbabiyahe na siya ng padyak. So, ibig sabihin guys, hindi natin pwede ismulin ang isang ganitong hanap buhay. Yun na nga lang yung human power ang kailangan, di ba naong? Pero ganun pa man nakakabuhay ng pamilya kahit papaano. Kahit papaano nagit sa London araw-araw kasi pandemya ngayon eh. Pandemya, o nga naman, o pandemya. Kung anong walang pandemya, kumikita kami mga six. Isipin mo guys, ngayon, kaya hindi na, wala na. Hindi, babalik naman yung gana niyan. So yan guys ha. Thank you nung sa idea mo. Oh guys, i-try nating sumama sa biyahe ni nung Lino kung gaano ka yung sistema ng pagbabiyahe. Running out of English na ako guys. Hindi na ako. I can explain further more regarding sa English, so just translate what I'm talking about here in my video. Okay guys, ako nung nagbabiyahe ako, ginagamit ko lang yung padyak ko pag ako ay natatanggal sa trabaho. Kasi pag alam mo na, pag nag-duty ka na bilang gwardiya, minsan nabubulilyaso ka eh. Nawawalan ka ng trabaho. Eh Maynila to, taga-probinsya kami. O kung wala kang kita, kunwari mawalan ka ng trabaho mga isang buwan, tapos may pamilya ka. So,
ano mangyayari sa'yo, nga nga. So ito yung pinanglalaban ko, guys. Itong pagbabiyahe ng padyak, ganun. Sipin mo, araw, mainit, di ba? Tapos nagpapadyak ka. Pero sinong lino nakita naman ninyo? Ako, aminado ako, mas bata ako doon. Pero masakit na tuhod ko. Hindi na ako halos makahakbang o ano man. Masakit na talaga tuhod ko. Before, promise yan. Kaya ganun din kaganda rin. May binipisyo din sa kalusugan minsan. Yung pagbata ka sa kuhan. Halika guys, sakay tayo. Sundan natin si Juan. Ito guys, yan. Yan yung... Ayan o. Pagka namamalingki sila. Ayan. Namamalingki. Yan nasasakyan nila. Ayan o. So, gamit yan sa mga tindahan, yung mga namimili. Ayan din naman. Napansainin. Oh. Tatamarin kang lakad. Ayan. Diyan sila. Ayan. Sasakay na si Manang. Ayan. Mamaya, bibayahi tayo. Sasakay tayo. Si Nung Lino ngayon ang nasa unahan ng pila. Maghihintay siya ngayon kung may pasahero nang sasakay. Para sa kanya naman yung tuka. Kasi hindi, bawal kasi magagawa ng pasahero sa ganitong hanap buhay. Kasi nga, siyempre, pag nag-aagawan kayo, di, kagulo kayo niyan. Ngayon, kailangan may sistema. So ito, nakapila silang ganun para lahat naman ay pantay ang kita. Kung magsipag ka, di, marami kang pilang dadaanan para kumita ka ng malaki. Okay, pasahero na si Mang Lino ngayon, no? Nakasakay na siya. Medyo matagal din siyang naghihintay ng pasahero para makakuha ng pasahero sa pila. Okay, sundo yan. Bali, ito na yung biyahe ni Mang Lino ngayon. Sa sinabi ko nung nakaraan yung kanina na itong pag may pasahero ka na, pababa kasi itong daan na to. So, medyo hindi siya gaanong kahirap pagka maghatid ng pasahero. Yun lang ang medyo pahirapan pag balik na nila sa pila nila, lalo kung mayroon kang pasahero. Kaya nga yung ibang pasahero, hindi na yata din sila nagtatanggang kumara ng mga padya kasi nga naisip din nila yung hirap ng pagdadrive ng mapaakyat. May daladalang pasahero. Kaya ito ngayon, makikita natin yan guys kung paano sila naghahatid ng pasahero patungo sa destinasyon ng kanilang paghatid. Ito, bababa ito. Nakita nyo na kung ayan, kung gaano, bababa siya, gano'n. No? So, halos hindi na nila pinapadyak yung kanilang mga pedal kasi nga, bababa siya. So, ito yung sinasabi ko na kung magdala ka man ng pasahero na medyo dalawa. Dalawa lang siguro, dalawa pinakamarami na yung tatlo sa tsambahan na yun. Pero, dalawa, isa talaga ang pasahero nila dito para hindi naman bumigay yung kanilang sidecar, padyak. Yung sidecar in English, yung padyak in English, bike that have a sidecar, I don't know what that means. That's padyak, all about. So guys, ito, kakana na tayo guys, dito ihatid niya yung pasahero niya, at hindi para, kita mo pati yung paghati doon, talagang pababa yung kalsada. Pero yung mga lang, ito yung gamit ng padyak, yung looban ba, sa mga loob-looban, yan. Kasi ito, nagmamadali na yung mga pasahero para pakauwi sa bahay, kasi nga may mga gawain silang bahay. So, ito yung gamit ng sinasakyan. Isipin mo guys, ganun kababa itong daan na to. Ganito kababa ang daan na to, tapos papadyakan mo pauwi. Kung may pasahero ka, ganun. Okay sana kung makina eh, di ba? Eh, padyak eh. Tinan mo, oh. Ayan. Mukhang iiyak na yung driver nito pag sobrang baba ito. Oh, walang problema pag kwan eh. Pag naghatid ka eh. Naghatid ka. Kaso lang, yung pauwi ka na. Ito na guys, ibababa na ni Mang Lino kayang pasahero. Medyo angat ng konti. Ayan. Okay. Magkano nga ba pasahin yung pamasahe? Ay, napinigyan sa kanya. Ayan o. Okay. Ayan, babalik na yung isang nagpapadyak. Ayan, si Saldo. So, hindi niya nakayanan yung paangat. Talagang hindi niya nakayanan. Tinulak na lang niya. Kasi, baka naman yung tuhod niya mauna sa padyak niya.
Ganun kahirap di guys, alam mo. Labas, lalabas yung lahat ng lakas mo. So, ibig sabihin, papawisan ka ngayon, di ba? Kasi nga, pangat eh. Tapos, bumaghapon mong gagawin yan. So, ganun ka, taas dapat ng resistensya mo para lang makakuha ka ng siyempre kita mo sa biyahe. Sinubukan kong sumakay ng papunta nung sa may tilahan kung anong mangyayari sa driver na sinakyan ko. Magaan lang naman ako guys, siguro mga mayigit lang ako sa kuhan. Ayan. Ayan. Guys, ah. Ayan. Yan ang buhay nila. Paangat sumakay ako kung kuhan. So yung ginagamit nilang pinaka-lato ng bike ay maliit lang kasi para pagpadyak mo, medyo hindi gaanong, kasi pag malaki, di ba, mabigat yun eh. Pero matulin yun. Pero yung maliit naman, hindi siya matulin. Pero medyo makikalambutan, maginhawa yung kanyang pagpadyak. Ganun pa man, paangat to eh. Yan, paangat yung kalsada na yan eh. So, mabigat-bigat din talaga. Diba guys? So, hanggang dito na lang to guys ha. Thank you sa pagsubaybe at panonood sa vlog na to. I hope na magkaroon ng idea kung paano naging buhay ng padyak dito sa Caloocan, North Caloocan, Camarin. Bye guys. See you next video. Salamat.